mga kaibigan. Magandang araw po. This is my first day of vlog dito sa probinsya ng Marinduque. So nandito tayo sa isang barangay saan tinatawag na Sibuyaw. Kilala ito dahil sa ordinaryo dahil sa lamig sa klima ng panahon na akong tawagin ay Little Baguio. So ipapasyal ko kayo mamaya doon sa mga gandang tanawin. Tara, pasyal ko kayo. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, doon po kami nang galing, nandito na kami sa tuktok ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga iba pang isla ng Marinduque, nasakop ng Marinduque. So, doon, banda doon, makita mo po yung isang mahabang isla, is Maniwaya Island. Isa rin sa pinakilala dahil sa maraming beaches na nandoon. And then doon po sa Maniwaya Island. So, yung dalawang isla na yun makikita dito. At saka yung ibang mga madaming barangay sa baba makikita mo. Nakapansin nyo ngayon sobrang malakas yung hangin tapos umuulan pa. Eh, yun nga, yun yung dinaray dito yung lamig. Taniman ng strawberry na parang sa bagyo din. So hindi na natin mapupuntahan dahil sobrang lumalakas yung ulan at hangin dahil sa may kakaibang panahon, may low pressure po ata. So kung kanina nang galing tayo sa Sibuyaw, andito naman tayo ngayon sa Puppy White Beach, kasi ang isa sa pinaka sikat na beach dito sa buong Marinduque. So ako nga pala si Daniel Canyon, hindi ako nakapagpakilala kanina. So iba-vlog ko ngayon, yung pangalawang vlog ko ngayon, Puppy White Beach dito sa Curious Marinduque. So i-show ko sa inyo sa loob kung ano yung mga makikita natin sa beach. So tara, show ko sa inyo. Oh yeah. So pinang entrance po natin dito is 50 pesos per each. Tapos yung cottage natin is 200. So ngayon hindi muna tayo mag entrance kasi mag-vlog din lang tayo. So tara. So una natin makikita pagpasok natin stop shop kung saan makakabili ka ng mga souvenirs na gawang Marinduque. So nakikita nyo may mga kayak dito, ano? May mga kayak na pag hindi ganun kaalaw pwedeng gamitin, which is nire-rent ng ano siguro mga 300 pesos. Medyo malakas ang alaw. Ito yung mga cottages na ng Puktoy. Nakakahalaga ng 300 pesos per cottage. Kasi makita nyo ngayon ano, high tide, malakas yung alon.
lang yung nag-swimming. Wow! Dito muna tayo sa dulo. Isa ko pa rin ng ano, to right here. Ganun yung buhangin ko. Medyo maputi lang yung sa Boracay. Pero halos pares lang. Pino din. Pino-pino. Makikita natin yung mga bangka na pwede i-rent. Magiging natin lumayo. Mag-island sa Pino-pino. Balik na tayo dun sa may mga nag-swim. Ay, bago nga pala makalimutan. Yung bundok na yun, bali yung pinakamalaking bundok sa probinsya ng Marinduque, which is Mount Malindig. So, hindi natin makita yung gaano kataas kasi sobrang kapal ng bundok. Gawa ng sama ng patungan. And pag nandito ka sa Puktoy White Beach, makikita mo yung view na yan na mataas. So may nagsasabi na ano daw, patay na bulkan daw yan kasi doon sa ilalim naman yan mayroong resort doon na yung tubig may suit sa lahat. Pag yung tayo sa maraming lakas ng alon. Lakas ng alon. Pero pag hindi naman masama yung panahon, hindi naman ganyang kalakas yung alon natin. Yung masama lang yung panahon niya. Nakita niyo naman, medyo mag-iing. Hindi siya fully developed pero ano pa rin, sigat pa rin yung sabong Marinduque dahil dun sa texture ng buka. Makapasa naman yan, masasli ako. So, ilan lang yung mga nagsiswimming, siguro mga apat na pamilya lang nagsiswimming. Mga ang season ng Puktoy White Beach is ano, April hanggang May, tapos kahit malamig pag December, ayun, December. Tapos ng alam guys. So ayan, may ilang-ilang pamilya na nagsiswimming ngayon. Siguro ano, mga bakasyonista galing sa Manila or sa lungsod. Hello po, good afternoon. Kung nakaraan nang galing po tayo sa Sibuyaw at sa Puktoy White Beach, ngayon nandito naman po tayo sa papunta naman po tayo sa Cueva kung saan isang tourist spot din dito sa amin dito sa Marinduque. So papasyal ko kayo sa loob. So dito tayo, may safety hat tayo dito, tapos may ilaw. So medyo madilim kasi sa loob tayo papasok ng Cueva. So tara. May tourist guide po tayo kasama sa taas. So based po dun sa sinasabi ni Kuya, marami pong foreigner na nagpupunta dito. Kaya taga ibang lugar. So
Konti na lang. Dito po tayo. Dito po tayo sa bungad. Paano ng kuweba? Tara. Loob. So ito po yung mga, ito po yung mga Yuman Bonso, Pilipino, Hapon, Amerikano. Yeah, po yung mga Tupac na company nila ng una. Oh, yung mapapansin po niyo yung mga gamit nila ng una. Kung mapapansin po niyo, pagkuhipuin niyo mabibigat siya. Oh, magaan. Hindi katulad noong ngayon na magaan. At ito po sa babae. Dalawang ito. Pilpik bones ng babae. Ayon po kay Angel Bautista, yung presidente ng National Museum. Di ba manaparito ang taga-Diela? Ah, nagpunta na po ang taga ang presidente po ng National Museum si Angel Bautista nung kami po ay mag-keeping keeping congress noong 2000 April 14 2014. Yan. Ang ganda kaya dito sa Batolo. So nakakalungkot lang po isipin medyo marami ang bandals pero mga nagbandals yung 25-28. Oo. Yan. Mga sinaw ng tao, masinaw ng tao nito. August 25-28 ang sila. Oo. Ang bandals. So pwede naman po sana nang burahin yan, kailangan tinturong mga gagamit namin, lalo makakasira ng ating kuiba, hindi na inahayaan na lang po namin. At sa bandang huli po, pag makukusya na silang tubig, ganito po ang mangyayari sa kanya, puputi. Kaya, wawala na yung pagkawalas niya. So una po, so minsan po, may mapapansin po niya, yung natulukan, nagiging kristal. So sabi po ng tourist guide natin, may mga buto po ng tao dito. So na nung unang panahon na Amerikano at tapo. So makikita po natin. And dito po. Meron sinong no, tawag na po rito po rooms. Sinong na sulat po dito. Nakalagay. Sa baba po, Starlight Mike. So, pagkano po is August 8, 1928 pa, sulat. So, katulad po nito, ito na po nabubuhay. Kung mapapansin po ninyo, may mga crystal na po siya, mga puti. Bawal na po mawakan yan. Kasi kung saan wakan po natin, yung palos po ng kamay natin, hindi kitipin siya. Ating Amerikano siguro ay sige, ang kapa. Eh, hindi po bawal, nahayag pa po namin. Oo. Ang hindi po, kaya ano. Ito yung lumpa, ano? So, yun po yung lumpa. Yung lumpa yan. Parang kaya ka dito lang. So, ano po yung isang chamber, eh, hindi pa po namin inaalaw pagpasukan, hindi pa po namin alam kung hanggang saan siya, kung hanggang saan ang dead end. So, hindi pa namin nararating yung pinakang dindin niya. Ay, hindi pa. Hindi pa po namin alam kung hanggang saan siya. Eh, posible dito, sabi rin po, eh, pag doon sa kanya may tubig, so hindi pa po namin siya nararating. Sabi po, apo. So ito rin po, isang chamber pa rin ito, kailangan maliit siya. So dito po yung mas mga, makikita na po ng mga crystallize. Ayan, mapuputi na po siya, ito na po yung bawalan ng tubig. Yan, so mapagkita po ng patak ng tubig, at tapos ng tubig, nagkakaroon po siya ng formation lang. Ayan po. Yan, ito. So katulad po nito, ito dati yung bandals, kung papansin nyo, nawawala na yung bandals at pumapalit ng kristal. Ayan o. At para po ninyo, makikintab na siya. Ayan, buhay na buhay po, bawal hipuin po yan. Oo, once hipuin po natin yung paus ng kamay natin, didikit-itim na po siya, mamamatay siya. Kung baga po siya, nabalik niya siya sa dati. Ito na po inatawag namin si Bantay, para po siyang aso. Sa pamagitan po ng patak ng tubig, nagkakaroon po siya ng formation, na nag-formation ay parang aso. Ito. So, yun naman, para po siyang batang umiiyak.
Yun ay ano? Ito, ito. Oo, yan ay, oo. Yan, nakakapan. Yun naman po, parang ulo ng buhaya. Oo, yun. Yun sa elepante. So doon po, kung gusto po niyo picture taking, kailangan po medyo nabandal siya, ginawang prayer room nung una, ginawang po siya ng isang imahe ng Mama Mary. So dito rin po tayo babalik. Kung gusto po niyo makita yung drawing ng Mama Mary, so nandiyan po siya sa loob. So ito naman po yung ugat, na galing taas, pababa siya. So kung gusto picture taking, naalag po natin, hindi naman yung picture. Ayan o, yun yung Mama Mary o. Mahin. Drawing siya. Ayan. Dinarawin pong... Ayan, drawing siya lang. Nang matagal na pa lang. Oo, oh, mga parang mga Kastila ang drawing. Ayan. Ibang kwan, lingwahe na siya tap, parang Latin. So, bawal itong mawakas, part na ito. Okay. So, nakita po natin dito. So, may mahin ng mga Mary. O saan, nung unang panahon pa na na-draw. Ano yung mga picture yan? Kung nagtignan niya, tignan yung picture. So, nakalagay po dito. 1920, may nakalagay. 1926. Oh, ganda na. So, yung mga kakaibang salita po, hindi natin mabasa. Bawal. Oh. So, siguro lalabas na rin po kami dito. Hanggang dun lang po yung katapusan ng kuweba na ito. Marami pang mga sulok, pero hindi natin mapupunta. Okay. Sobrang init na rin po sa loob, so lalabas na rin po tayo. Eh po, thank you for watching po sa vlog ko. So ako po ulit si Dan Ricanya. Maraming maraming salamat. Thank you. Pero yung natawag namin Shindigir. Ano po? Shindigir. Para check it out. Shindigir. 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 So ito po yung halfway. Hindi po namin naalot papasokan hanggang sa baba kasi may posibilidad tayo ng ulog. Pero kung titingnan po natin, pag makakarating tayo doon sa malalim po yan, marating natin yung pinakamalalim, mamaya titingnan natin yung butas na yan. So malalim po yan. Hindi natin ramdam ng ganun pa tayo kalamin. Ito ay ko na ito yan. Ito pa rin yan. Opo. So ito po yung isang part ng skylight na pagkatanghali ang tapat, pag nakuha po ang ating ilaw, maliwanag po rito. Lalo na po rito sa baba. Pala rin. Eh, ito yung patala ka na. Ito yung patala ko. Ito yung punyatawag natin ng tukos. Para siyang pukita. Ito yung kanyang ulo, yung katawan. Yung pinakang ano. Yan, 1965. Ano siya? 1950. 1965. So ito po yung pinakamalaking skelet natin yun. Pagkatanggal yung tapat, matatak po yung ligat ng araw dito, maliwanag po dito sa ating kinatatayuan. Na pwede po tayo magpatay ng ilaw. Ang ganda. So ito na po yung po-form. Bandang huli, ganito na po mangyayari, yung magiging kristal na siya. So magkita po ng patak ng tubig yan, nagiging kristal. Yan, makintab na siya. Yan yung mahal.
Ito, 1965 nagsulat. Tone. Lita. 1950. Talaga. 1950 na. So, ito po yung pinaka-famoso. Yan po yung bawal. Puin talaga. So, katulad po nito, kung mapapansin po ninyo, okay. Ito po yung hinipo. Nung nakaraang taon po, pero nung 2018, para po may special po kaming guest, pagtalikod po namin ginayon siya, ganyan po nangyari. Oh. Na wala yung pagka-crystal niya. Pero ito po talagang ganito ang kulay niya. Ito po. Years na naman po ang buti niyan, bago po bumalik siya dati. Yan. Kasi yung pawis po ng kamay natin, acidic. Para po siya nasunog. Puti. Yan ang buhay ng buhay po yan. Yan, katulad po yan, ito pinapatakan ng tubig. Yan. Pinapatakan tubig, nagkakaroon ng formation. Ganito ay ano? Opo. Ay napatakan, ganyan din sa pantala. Yan. Yan po, makapal na yun, no? Crystal na yun. Yan yun. Kapal na siya. Kinang. Pero mas malaki pala ito. Oh. Isa roon. Yan, ito po. Ito yung katulad dati po. Ito yung medyo maitim. Hindi na po namin napahawakan. Ganito po ang nangyayari. Bumabalik na siya dati. Giging kristal na siya. At ito naman pong spider beetle na ito. Yan po siya yung walang mata. Nag-atitiklaan po ng kanyang paggalaw yung antina. Yan po ay pagdaling natin sa liwanag liwanag at masikatan ng araw nang medyo matagal, mamamatay po siya. Dito lang po siya nabubuhay sa loob ng tin. Yung spider beetle po, ilawa. Wala po siyang mata, nagatitiklaan ng kanyang paggalaw yung antina. So dito naman po, para mga mga spiritin, para siya mga sabuta, isinitin natin, para siya mga ulo. Wala ko masyadong ibon dito. Wala. May maraming ibon. Ano? Ay, mayroon pong pinakang bachimber dyan. May mga ibon po riyan. Pinakang bahay. Yung ano na yung kulap net? Opo, yung pinakang nag-propose po ng nido soap. Oo. Yan, parang mga pansya. Yeah, mga bandals, Scout of the Philippines, 1965. So, dito naman po tayo sa bath chamber. Kasi nandiyan po yung mga, yan po yung bahay ng mga balisayaw. May mga puga dito. Tago na po. Bawal dito po ang hawakan. Bawal dito. Ayun, ganda. Medyo makamoy lang po rito. Ito po yung pinatawag namin yung bath chamber. Yan. Dito po yung mga ibon. Bahaya ng ibon. Yung pinakapugat po niyan, yung po yung inagong may, yung laway, yung inagong ang business nito. So, yan, yung mahal po sa Palawan. Yan ay kung ano ito, yung kagawad ay yung kalinsabay na. Talagang yun ang... At ito naman po yung natawag namin si Bantay. Ay, si Serena. Yan, ito yung kanyang ulo, yung katawan. Yung pinakang muntot. Yan. Yan siya. Serena yan. Doon siya nakatingin sa butas, nahihiya siya tumingin sa tao. Kaya nakasensya na po. Yan, yung mga pugat po yan, yung mga buto, yung mga laway. Sa totoo lang, may pagaling sa bayan. Ano yan, inakuha ninyo? Eh, bawal po. Bawal? Pag po, mahuli ka niya eh. Bawal po yan, pang makuha. Yan, ano yan?